inyo, kauna-unang nakita at natikman yung pares na may bone marrow. Yung friend ko kasi na isa, pinost niya yon sa IG. Nakita nila sa social media yung cross-section na marrow. Tapos, parang isang day na lang, biglang, boom! Yun na, medyo lumaki na siya. Naging viral na siya sa social media. Ayun, doon na nag-start. Ako, si Chef Marjorie Domingo ng Shorthorn Pares. Feature kami kay Miss Corina Sanchez. Titikman ko din itong HB o high blood pares dito sa Shorthorn. Si Alden Richards. Sarapan siya dun sa lasa ng mga pares. Ang mga sinaserve namin dito, yung mga regular na pagkain na pares, ganyan. Pero in-upgrade lang namin with bone marrow. Split cut, hindi yung bilog. Di ba usually kasi yung bulalo, bilog. Makikita mo, talagang solid yung utak ng marrow, buong-buo siya. So, tinotorch namin yung ibabaw. Para meron lang siyang burnt na lasa. Parang, wow, ang laki ng marrow, di ba? Sino ba naman yung hindi magagulat na makita ka ng marrow na gano'n na madaming utak na solid talaga siya? Teka, parang may gamot ba ako dyan? Laging gano'n yung sinasabi nila. May clinic ba dito malapit? Laging gano'n. Yung mga pares na meron kami is yung regular beef pares. Meron yung HB pares. Yun yung may kasamang bone marrow. Meron kami yung PP pares. Yun kasi yung putok pulso pares. Yun yung bagnet pares with bone marrow. Meron kami ngayon bago yung chicharon bulaklak na pares. Yun. Tapos may bulalo kami, may silog, ganyan. Nag-work kasi ko sa mga restaurants. Yung una kong work sa Cravings. Doon ako in-open namin yung Sito Restaurant sa Shangri-La. Siyempre, yung mga ganyang maro na ginagawa namin, medyo pang fine dining. Lalagyan mo yan ng herb, iluluto mo ng sa ganitong paraan. Tapos yung mga kasama mga toast, ganun yung pag-serve. So, medyo pricey kasi yon pag sa mga high-end mo siya na restaurant. Enjoy ako sa pag-work. Tapos nalipat ako sa banquet hanggang sa nagturo ako ng culinary arts. Sa CCA pa din, tapos PACE. May mga inopen ako mga outlets sa Okada and sa Winford Hotel. Siguro mga more than 15 years din ako nag-work as a chef. So, pero kasi pag ganun nakatagal yung work mo, medyo may time na parang nakakahagard. Sa amin kasi, yung work as a chef, parang 16 to minsan, nag-extend pa yun ng 24 hours to 48 hours pag may events. Ganun siya talaga. Sobra yung oras. Kung nag-work kayo sa food industry dati, alam niyo yung oras namin. Medyo sabi ko parang, ano kaya kung ano, mag-business na lang ako. Diba? Para medyo may time din ako para sa mga bata. Para medyo makapahinga-pahinga naman ng very light kasi nakakahagard talaga yung work sa kusina. Nag-resign ako sa work. Sabi ko, tatayo na lang ako ng maliit na negosyo. Ano kaya? Halimbawa, gawin ko siya for masa.
ano kayang magiging reaction ng tao na yung regular na kinakain sa mga five-star hotel, ginawa kong masa food na kayang bilhin. Hindi nagbabayad ng ganun kalaki. So, yung kapartner ko dito, si Ava, since taga-Tagaytay siya, di ba, uso doon, bulalo, ganyan, para medyo, para kakaiba. Naisip ko, bakit hindi natin lagyan ng marrow, yung pares? Pero, split cut, hindi yung bilog. Di ba, usually kasi yung bulalo, bilog. Usap na kami nung partner ko na, ano, guna ba tayo? Siyempre, yung iiwanan kong work, eh, medyo yung financially, medyo hindi siya biro pag binitawan ko agad. Tapos, itong bagong business na papasukin ko, hindi ko alam kung kakayanin ko ba ito lahat, kakagatin ba siya agad ng masa, di ba? Nandun yung, naku, mawawalan ako ng kikitain ng ilang buwan agad. Kasi nga, parang bagong ano start, medyo parang naisip ko, ang hirap talaga, medyo mahirapan ako. Yun yung mga struggles ko. Tapos, syempre, nung nag-work ako sa corporate, dami ko assistant, di ba? Kumbaga, eto, may taga-pamili, nililista ko lang lahat. Eto, ngayon, mamimili, magluluto, magsiserve, ako lahat yun. Eh, syempre, naisip ko na, pag hindi ko naman to tinry, wala, stuck din ako doon sa work na, kumbaga napagod na ako. Ang sinabi ko sa sarili ko, push ko to kasi syempre para din sa mga anak ko, tsaka para doon sa partner ko, syempre yung business partner ko si Ava kasi may anak din yon. So, kailangan mag-work talaga siya. First day opening, na sold out din kami nung unang day namin ng mga 7 p.m. lang ata. Kinabukasan, nag-post na sa IG yung friend ko, tapos madami ng shares. Nung nakita nila sa social media yung cross-section na marrow, yun na, naging viral na. Shinare na ng shinare. Hanggang sa the next day, parami ng parami yung order namin. Paaga ng paaga na yung nasa-sold out kami, alam mo yung nakapila na sila dun sa gate, talagang nag-aabang talaga sila. From una nga, from 5 kilos hanggang naging 10, naging 15, yung karne namin hanggang 20. Tapos hanggang sa, umabot pa nga yan yung sobrang lakas na parang nagto 200 kilos na kami ng baka everyday. Tapos 1 ton na bone marrow a week. Dumating yung point na sobrang dinagsana kami ng tao, may mga vloggers na, may mga, kumbaga may mga news ano na magpa-feature sa amin. So, na-curious din siguro yung mga network ng TV kung ano ba kasi yung pinagkakaguluhan nila dun sa Project 8 na Paris with Bone Marrow. Tapos, may mga ilang celebrities na pumunta, syempre para matry. Na-feature kami kay Miss Corina Sanchez. Syempre, papahuli ba naman ako? Kainan na. Tapos, si Alden Richards. Umorder sila ng ano, yung HB Paris, tinry nila yon. Nasarap pa naman si Alden Richards. Sabi niya, goods daw yung Paris namin. Si Sir Jeffrey Santos, regular customer namin yun siguro. Mga twice a month nandito yon. Si Sancho de las Alas pala. Si Miss Corina, bali nag-present kami sa kanya ng mga dishes eh. Sarapan siya dun sa lasa ng mga pares. Oh my God! Ang sarap! Mas masarap nga siya dun sa regular na ibang pares. Kasi iba daw yung limla. Tsaka mas madami yung serving. Doon na nag-start dumagsa yung tao sa amin.
na-realize ko na tama pala na yung ginawa namin ni Abba, na nag-open kami ng ganitong kainan. Personally, nagkaroon ako ng time sa pamilya as well as nagagawa ko yung gusto kong gawin. Naging fulfilling siya para sa akin as a chef. Sobrang happy ako. Nakapag-create ako ng ganon forma sa experience. Yung mga ibang paresan at saka yung mga ibang nagtayo ng ganitong klase ring business. Masasabi ko rin na nakaka-proud na sa from us, nagkaroon sila ng idea na pwede nilang pagkakitaan. Standard na siya na, di ba, may paresan ka, kailangan lagyan mo ng bone marrow. Kasi, di ba, parang yun na yung bago ngayon na pares with bone marrow. Kahit sa mga ibang lugar sa Pilipinas, pag may nakikita ako mga posts na may pares with bone marrow siya, natutuwa din ako na, oy, ako inspiration nun, di ba? Parang nakakataba ng puso. Maniniwala ko, pag masaya ka dun sa ginagawa mo, kumbaga pag mahal mo siya, kahit na ano pang mga pagdaanan nyo na kahit pandemic pa yan o kahit ano pa mang financial struggle na maganap, basta happy ka dun sa ginagawa mo, ituloy mo lang. Kasi in time, maaabot mo yon. Kumbaga, wag lang kayong susuko agad, basta tuloy lang ng tuloy. Pag may idea kayo, try nyo lang. Huwag kayong matakot. Kasi hanggat hindi nyo sinusubukan, hindi nyo malalaman yung result. Ngayon, kung mag-fail man, di ba, andun yun eh, nasa part ng pagiging negosyante yun. Try mo ulit. Baka merong isa ka lang na, kumbaga may, kailangan ka lang i-adjust ng onte para maging successful. So, basta try lang ng try. Huwag lang yung maghihinaan ng loob. Yun lang yung payo ko. Tsaka samahan nyo nang laging dapat happy lang kayo sa ginagawa nyo. Luckily, nag-click naman. So, kaya ito ngayon si Short Order. So, sa susunod, abangan nyo yung aming mga bagong items na ilalabas. Magkakaroon kami ng parang Paris overload. Good for sharing na yun. Yun talaga ultimate, parang siguro kung may high blood ka, hindi pwedeng kainin. Kasi yun yung merong beef pares, chicharon bulaklak, lechon kawali, tapos meron yung balat ng baka, tapos may bone marrow. Bakit sa shorthorn pares? Kasi yung street na kung saan kami unang pwesto, shorthorn yung pangalan. Tapos yung logo niya kasi na baka, Barangay Toro Hills kasi to. Kaya yun yung ginawa na lang. Tapos nilagyan na lang namin ng mga mami sa ibabaw. Kaya yun yung logo niya. So yung street kasi na yun yung Shorthorn Street. So yun yung una naming branch. Pero kasi sarado na yun, dito na kami sa extension. So pag kayo yung magpipin sa Grab, Shorthorn Paris Extension. Nag-ooperate na kami since 2018.